Bravo! In the last three games, ay ibang Kai Soto na naman ang ating nakita. Dudzinski. A lot of emotion there. He is not the Kai Soto that we used to see. He is not Kai anymore. Siya si Kaizu. Kaizu level activated at ito na ang hinihintay ng lahat ng mga NBA teams. Kai Soto has grown. Bihira mo kasing makikitang nagre-reklamo itong ating idol sa referee and much more, it is seldom to see him na nangingilingas sa galit to the point na sinugod na niya ang import ng kalaban and he shows no sign of fear. At ang mga ganitong plays ang hinahanap ng mga NBA teams. Yung tipong di magpapatinag at ayaw magpapatalo. Look at kung gaano nakatapang si Kai sa play na ito. Nag-girian sa rebounding dito si Kai Soto at ang import ng Sanin. Nakuha ng import ang rebound and Kai did nothing but just standing. Hindi naman hinampas ni Kai ang bola, pero it was the import who played dirty at gusto pa niyang saktan si Kai. Una ay siniko niya si Kai sa katawan at hindi pa siya nakontento at gusto pa niyang in-knockout itong si Kai dito. Look at the swing, grabe ang siko. Buti na lang at hindi masyadong tumama sa panga ni Kai. At siya pa itong galit, pero hindi siya inatrasan ng ating idol, at tapang at tao. At dito na nakikita natin ang kakaibang pagkatao ni Kai. Hindi na ito si Kai Soto. This is Kaizu na kung saan walang inuurungan na laban at lumayo na lang dito ang import sensing that Kaizu is on attack mode. And this kind of aggressiveness ang kailangan ni Kai. And I believe na ito na ang simula ng Kaizu phenomenon. Finally ay pinakawala na si Kaizu at ginulat niya ang buong mundo. At dahil dito ay dumating na ang matagal nang hinihintay ng mga NBA teams na makikitaan si Kai Soto ng fearlessness, toughness at tapang. Pero don't get me wrong, hindi lang sa isang play pinakita ni Kai ang kanyang toughness kundi sa 26 minutes playing time na hindi siya pumiyok at lumaban siya sa abot ng kanyang makakaya. Dinoble team na si Kai, triple team, or even quadruple team, pero namamayagpag pa rin siya sa scoring na kung saan in the last two games ay nakakuha siya ng 23 points in back-to-back games. Malapit nang magiging consistent si Kai at konting panahon pa at makikita na natin na maglalaro si Kai sa NBA. Very impressive rin ang paraan kung papaano siya umiscore. Pinakita ni Kai ang mga pambihirang galaw at mga out of this world shots na talagang mapapawaw ka na lang talaga. Bravo Kai! Siguradong nag-iisip na ngayon ang mga NBA teams kung kukunin ba nila si Kai considering na napakaraming pagpipilian ng NBA. Nandyan ang mga veterano na expiring contracts, nandyan pa ang mga free agents, at higit sa lahat, ay nandyan ang mga incoming players na magpapadraft this year. Pero I am very confident na kayang-kaya ni Kai na makipagsabayan sa mga baguhang players. Buo na kasi ang loob ngayon ni Kai and there is no other way for him but up. At ang pagiging Kaizu ni Kai ay katumbas nito ang pagiging isang NBA level player. Ito na lang kasi ang kulang ni Kai. Yes, physically, ay marami pa ang kakaining bigas si Kai, pero marami namang mga mas maliliit pa sa kanyang katawan sa NBA, pero they made a name for themselves. At ngayong lumalabas na ang tapang ni Kai, ay napakahalaga ito going forward, especially dahil ilang buwan na lang ay NBA Summer League na, at maglalaro pa siya sa Gila sa Olympic Qualifying Tournament na kung saan it is expected na makakatapat niya ang NBA superstar na si Kristaps Porzingis. Magandang balita ito para sa NBA aspiration ni Kai. Ang kailangan lang niya ay magtuloy-tuloy at ipakita ni Kai na wala siyang kinatatakutan. At sa NBA naman, Denver Nuggets versus San Antonio Spurs. Salpo ka na. First quarter, sinimulan agad ni Nikola Jokic ng isang easy layup. Pero sagot naman ng tres itong si Julian Champagne. And what a steal? At tinapos pa ng isang one-handed slam ni Victor Wembanyama. To Victor. Oh, Mama Wembanyama!
and spars again. What a fast breakdown. Pero bawi itong si Nikola Jokic ng another easy layup pa rin. At sinundan pa ng isang reverse layup. At Jamal Murray pumukol ng tres sa gilid. Now Collins and Zach. Wesley back to Collins. Another three. Got this. At nakahabol pa ang turnaround fadeaway jumper ni Vek Wembanyama. End of the first quarter, 32-31, lamang lang ng 1 point dito ang Nuggets. Second quarter, sagutan ang dalawang kupunan. Pero nakalamang na dito ng 10 points ang Denver Nuggets sa 3-pointers na to. At Vek Wembanyama, kumasa na naman ng 3-pointer. And what a nice pass dito ni Nikola Jokic kay Aaron Gordon na tinapos ng isang dunk. At Jamal Murray, humirit din, sinayuan lang ang depensa. At di pa na kontento itong si Jamal Murray, again, beyond the arc. Jones to Victor. Jamal Murray running the show. End of the second quarter, 65-60, lamang ng 5 points ang Nuggets. Third quarter na. What a 3-point ni Mamo to start the third quarter. Spots Devonte. And Penny's rebound quickly. At bawi agad ng layup itong Spurs. At eto pa, another 3-pointer ni Devonte Graham. At isa pang reverse layup ni Wembanyama. Victor, Graham just casually tipping it in. Still see that one. Oh. A 3. At Wemby again, pumukol pa ng another 3-pointer. At di pa talaga nakontento si Wemby, sinundan pa ng another 3 points. Sunod-sunod ang mga basket dito ni Wembanyama at ito pa, galing sa steal ng kalaban. At Nikola Jokic versus Vek Wembanyama, sahig ang punta dito ni Wemby sa depensa ni Jokic. What a pass by the Joker and Gordon spins. Champagne. End of the third quarter, 100-87, lamang ng 13 points dito ang Denver Nuggets. Fourth quarter, turnover agad si Wemby, na agawan siya ng bola dito. Mamu. And he takes on the three. At Champagne, humirit pa ng tres. At tuloy-tuloy ang pananalasa sa opensa dito ng Spurs. Pero sagot naman itong si Joker ng isang layup. At dito na sumiklab ang opensa ng Spurs. At sa huli, panalo lang ng 1 point ang San Antonio Spurs. 121-120, talo ang Denver Nuggets.